Sammy. Po. Ano nangyari sa inyong dalawa ni girlfriend mo at bakit niyo po pinaampon ganun-ganun na lang yung inyong anak? Nagkataon po kasi nag-ipit po kami tapos po sumabay pa yung COVID. Okay. Binenta niyo o pinaampon niyo? Pinaampon po namin. May kapalit na pera? Hindi po kami humingi ng pera. Kumbaga, tulong po sa amin, kumbaga. Magkano po ibinigay na tulong kapalit ng baby? 30,000 po. Alam niyo ba, ma'am, na pwede kayong kasuhan? Bagamat, hindi naman ho kayo ang may kagustuhan niyo na mapunta sa inyong baby, pero the fact na hawak-hawak niyo po ang isang baby at meron pong nagpalitan na pera, pwede hong maging kasong child trafficking yan para sa inyo. So, kayo po sa DSWD, kapag kayo gagawa ng assessment, kanino po karapat-dapat mapunta yung baby ngayon, madam? Maaari pong alisin dun sa tahanan ni Ma'am Lina Arellano ang bata. Apa? At pwede pong pansamantala rin pong hindi muna maibigay ang kustudiya sa bata po dun sa kanyang lehitimong pamilya. Pinagamot ko po, Ari. May sakit po rin binigay sa akin. Siyempre po nagastusan ay nagastusan po ako. Magamit po ng bata. Siyempre, sir. Sir, natural naman po yun. Nagagastusan niya yung bata kasi inampun niya po eh. Ma'am, naawa ko sa inyo, pero ma'am, kailangan yung bata maibigay po sa DSWD. Then later on, ma'am, habulin nyo na lang itong dalawa na mga responsable, itong si Sam at saka si Laika, habulin nyo na lang sila. Masakit nga itong nangyari sa inyo. Nakakaan ko po yan. Magandang araw po, Ma'am Lina. So, Ma'am, kamusta po yung inyong kalagayan ngayon? And balita po namin from the SWD ay nakuha na raw po yung bata sa inyong custody at nandun na sa shelter. Opo, Ma'am, nakuha na po. At sinurrender ko po yan, Ma'am, ng maayos. Dahil kahit po masakit sa akin, tinanggap ko, Ma'am, yun. Dahil yung batang yun, napamahal na po sa akin. Ma'am, nung kinuha sa'yo yung baby, ano yung una mong naging reaction? Sobrang, Ma'am, na parang pinatay ako nung binigay ko yung batang yun. Basta, Ma'am, ang sabi ko sa DSWD, alagaan nyo ng maayos. Hindi man ako kung anong pagkukulang ng bat. Nandiyan lahat, nakaprovide, Ma'am, yun. Damit niya, patas ko, isa-isa, pambahay, pang-alis. Pagtulog, Ma'am, mga gatas niya. Talagang bumili, Ma'am, ako na hindi siya mauubusan. Pinadala ko ng maayos sa DSWD. Hindi, Ma'am, ako nag-ano na talagang binigay ko sa kanya. Dahil, Ma'am, napunta sa amin yung batang yun. Totoo lamang, Ma'am, may sakit. Yun daw po ay galing sa side ng lalaki. Pinagtabuyan daw po ng ina ng lalaki. At marami daw po sila doon. Yun lang humabol naman po doon, yung kapatid. Nasa katunayan po, yun pala po, iaano din po pala ng kapatid. Bebenta po sa iba. Sabi ko na lang po sa DSWD, kung hindi man mas sa akin, sa mabuting mat maayos po yung bata. Opo, mahalaga sa akin, nakatulong ako sa batang may sakit. Bahala na po ang Panginoon. Sinauli ko, sobrang sakit, Ma'am. Halos, para po akong pinatay. Sobrang sakit. Sabi ko sa asawa ko, kung mawawala, Ma'am, ako, mawawala ako sa mundong ito. Bahala ka lang sa pamilya ko. So, kumbaga po, Ma'am, ang mangyayari doon is sa iyo muna yung bata and then kapag lumaki na? Yun po, malaki na. Ang usapan po namin ganito po, sabi ko po doon sa ina, ipakikilala ko po sila haba po nagkakaisip yung bata. Eh, hindi ko po ipagdadamot, hindi po ako gayon tao. Gusto ko, share tayo sa pagmamahal sa bata. Yun po, Ma'am, ang usapan namin. Ang gusto ko lamang po, mabigyan ng magandang kinabukasan yung batang yun. Tapos, ano po yung sunod na nangyari? Paano po nga po napunta yung bata sa inyo? Paano na ibigay? Yun pong pinsan niya, pinakilala po sa amin si Mary Jane na kami po pala eh gusto po namin magkaanak. Dahil nga po wala kaming anak. Di ito nga po yung lola, ito'y apo ko. Hindi ko rin naman na mawalay na mapabayaan. At gusto ko rin naman mabigyan ng lunas yung kanyang sakit na ano. Wala naman kaming pang-pagamot. Baka po pwedeng tulungan mo kami. Sabi ko, Jane, oo naman, syempre bata po yun eh. Sa case po ng bata, hindi po kami magkakait na ganun. Wala namang problema kahit hindi kita kadugo. Jane, ako, kahit ibang tao, tutulungan ko. Bata yung pinag-usapan eh. Hanggang sa nagkaano na po kami ni Mary Jane. You regarding dun sa 30,000 pesos daw na binigay mo sa kanila, ano ba yun? Kumbaga, nag-demand ma sila ng ganung price or kusang loob mong binigay? Hindi, Ma'am. Hindi po yun, Ma'am, bayad. Kusang loob po yun. Yun po, Ma'am. Total, syempre, si Laika po ay dumasa pagpapacheck up, gastusin. Ayaw nga pong kusok ban. Hindi, sabi ko, hindi yan bayad. Katuwaan lang
namin. Siyempre, gumastos yung bata. Nagkasakit. Alam ko, marami mamutang na ano, dapat bayaran nila, na ganyan-ganyan. Dahil nga po nakuha namin yung bata na may sakit eh. Hindi nga daw po nila ipagamot. So, gaano niyo po katagal na inalagaan yung bata sa custody? Bali, ma'am, karkula ko po, mga 3 months and magto 2 weeks po. Na-try niyo po ba lumapit sa DSWD or anything ways para kumbaga maging legal process yung ating adoption doon sa mga bata po, kahit sinong bata, kasi yun yung nasabi mo na wala kayong anak din. Sa ngayon, ma'am, sa nangyari sa amin, hindi ko muna, parang ako, ma'am, hindi ko pa rin po ma'am masasabi kung kami magpapail ng para sa ibang bata. Dahil parang sariwa po yung nangyari sa amin. Alam ko nyo, ma'am, po nararamdaman ninyo, nararamdaman ko at babae rin po kayo. Hindi ko pa po ma-explain kung makaano ako ng ibang bata. Kaya nga nang sabi ni Sir Rafi, naaawa po kami sa inyo kasi unang-una napamahal ka na sa bata. Ang nais mo lang naman ay magkaroon ng magandang kinabukasan yung baby. Pero yun nga, batas is bata. So, sa ngayon, talagang ang bata po ay mapupunta muna doon sa DSWD and doon sa kanilang biological parents, kung sino man ang bibigyan ng DSWD. And ang maibibigay na lang po namin sa inyong bayo, ma'am, siguro kahit nawala na sa inyo yung bata, kahit papaan mo lang, bigyan niyang kahit kukonte kung the way of helping him itong baby. Yung regarding doon sa babawiin mo yung mga payment, ano po ba yung plano nyo? Wala na, ma'am, ako naisip na plano ngayon. Ang gusto lang ako namin, ma'am, eh. Ayaw ko na muna ng gulo, ma'am. Miss na miss nyo na po ba yung bata? Kung ma'am, sa miss, sobrang miss na miss. Sobra, 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 ma'am. Ito pong sila, ma'am, Mary Jane, si Laika at yung si Sammy. Nakausap niyo na po ba sila right after nung ma-surrender yung bata si Beth? Sabi niyo, ma'am, ako nag-ano sa kanila. Hindi na ako nagtatanong-tanong kung ano. Ang gusto ko lang ho doon sa ina, tumigil na po siya. Dahil, ma'am, mga sinasabi niya, walang katotohanan. Sa Facebook, sa Messenger, kahit ma'am nakatagsa sa cellphone ko, kung ako lang, ma'am, isang taong mariklamo, hindi never kami magbigay ng isang bagay sa kapatid niya. Magbibigay daw kami, ma'am, ng motor para matabunan ang kasinungalingan, ma'am. Puro kasinungalingan ang sinasabi ni Ina, yung kapatid ni Sammy, yung ama. Pero yung regarding dun nga, ma'am, sa pagbebenta, hindi naman din po namin nahayaan na mabenta rin nila yung bata. Kasi unang-una, it will undergo sa assessment kung kanino talaga mapupunta yung bata. Kung talagang mapatunayan na may motibo na ibenta nito nung kabilang partido yung bata, hindi po namin yon papalagpasin dahil unang-una nandito ang DSWD, nandito kami para malaman kung ano ba yung magandang gawin sa bata. Kasi ang priority po natin dito is yung welfare ng bata, hindi po ng kahit sino ni complainant namin o kahit sino. Kung mali sila, mali po sila. Basta po sa amin po, yung bata po ang aming ipaprioritize. By the way, ma'am, thank you for having an interview with us. And sana po, ma'am, yung pagmamahal mo sa bata ay nandito pa rin. Huwag sana mawala yun. And saludo po kami sa inyo. Hindi, ma'am. Hindi yun mawawala. Yun ay talagang sa puso ko na yun. Hindi kayo makakalimutan. Amisahin ko, ma'am, sa baby. Habang siya lumalaki, huwag niya, ma'am, ako kalilimutan. May isang nagmahal sa kanya, tumulong, nag-alaga. Kahit hindi ko siya kadugo, minahal ko siya ng buong buo. So, ma'am, ano na po ba yung status po or yung development po ng case nung baby ni Sir Sammy at ni Ma'am Laika? May process po yung paghahanap po ng child caring agency para po kay baby. We assured naman po na nasa mabuting situation po yung bata. So, ngayon po, kasi kaka-text niya mo rin po sa akin nung social worker po ng institution o child caring agency. Sabi niya sa akin, ma'am, kumusta na po? Sabi ko, may plano naman po yung mga magulang na kuhanin. Actually, it's not the parent, it's the maternal grandmother. Sabi po nila, kailangan daw po nila ng written intervention plan na ang, yun po yung ngayon, yung ginawa kong letter para dalhin po sa Padre Garcia. Pwede ko po itong i-email ngayon para mauna. So, mai-hand po namin yung request. Pag sinabi pong intervention plan, ito po, it could be 6 months to 1 year plan po ni Padre Garcia sa family ni Laika. Para po sila ay matulungan how to be yung pong parent effectiveness session, ituturo ulit ano-ano yung mga batas pambata, paano po matuturuan si Laika maging responsible na nanay, yun po yung mga ituturo po sa kanya. Even the potential din po, paano po may improve po yung economic condition ng family. Kasi sila naman po ay pantawid. Kaya lamang po, ako po yung magiging honest po kay Lady Anne,
Kasi po, yung birth certificate po kasi, hindi po acknowledged ni father. Doon po kami medyo nalulungkot. Hindi kasi tayo pwedeng mag-antay ng matagal kasi baka po ang maging, maaari po kasi maging impression noon sa agency, child caring agency, simpleng birth certificate nga, hindi maasikaso, paano pa kaya namin ibabalik yung bata sa kanila? I-facilitate na yung birth certificate and to fast track the facilitation of the birth certificate, ang naging option po tuloy noon, na-register po yung bata na hindi nakapangalan sa father. At a certain time, mukhang hindi pa sila magiging handa. Kasi si Laika po ang unang kailangan palakasin. Kasi siya naman po yung unang magki-care sa anak niya. Pangalawa, kailangan yung mga bagay na kailangan niya matutunan, i-adjust. Kasi mula sa pagiging teenager, siya po ay ina din. So kung hindi po siya maaalalayan, pwede naman po mag-step forward yung mother. Kaya lamang po, magiging buong pamilya po yung i-assess sa kanila. Pero ang maigi rin po kasi noon, dapat kasama si Sammy. Para po bang anong nangyayari, ang nagiging assessment ay, yun naman mga tiyahin yata ang may interest, siya ka naman yung piperma. Para po kasing, yun yung nagiging parang interpretation, gabo. Lalakadin na po namin. Magtanong po kayo sa city register. Pero yun nga po, kung gusto niya rin po na matiyak talaga na yung baby ay makukuha ulit yung ng family, di sana po yung mag-usap din kayo. Paano yung pwede nyong gawin para matulungan itong family nila ika na maging mas mapaayos. Sabi naman po, pag nasa kanila na daw po ulit si Saika, kahit hiram-hiramin daw po namin. Malayo pa kasi yung panahon na makukuha. Ang kailangan muna, ayusin muna paano nyo masusuportahan si Laika na maging handa. Kasi kung hindi niya po nila yung gagawin, talaga pong pag po ang naging assessment sa kanila ay not capable and not ready, mag-end up po tayo na talagang ang bata ay magiging for processing po para maging legally available for adoption. And then si Laika po, and then yung family niya, kumbaga mag-undergo talaga ng assessment ngayon habang hindi pa naasikaso yung birth certificate, kumbaga para mag-appeal na idagdag po si Sam. Yes. Kung po magagawa niyo po siya ng paraan na may appeal yung name ni Sammy doon sa birth certificate, the better po. Kasi ibig sabihin, yun po ay manifestation na yung interest talaga ni Sammy na i-reclaim yung kanyang pagiging ama sa kanyang anak. What is your piece of advice na lang po doon sa mga kabataan na may ganitong sitwasyon? Kasi especially sa mga panahon ngayon, medyo dumadami talaga yung bilang ng mga kabataan na mapupusok, nabubuntis, and then right after that parang nagkakaroon po ng negligence when it comes to pag-aalaga sa baby. Actually po, kahit dito po sa amin, nakita rin namin na tumaas po yung bilang ng mga kabataan po na nagbubuntis, especially po ngayong panahon ng pandemya. Kahit po kasi ang ating mga anak ay malalaki na, sabihin na ay ang tangkad naman yan, malaki na, pero hanggat po yan ay minoldi edad, talagang ang tamang paggabay, pagbibigay po ng panahon at suporta, pakikipag-usap, tamang pakikipag-usap at bukas na communication po ng magulang sa anak ay kailangan. Mahalaga po na i-establish talaga ang open communication ng mga anak sa mga magulang. Pag nagkukwento, sige, magkwento ka lang na magkwento para alam natin ano yung activity ng ating mga anak. Basta best welfare of the child yung ating i-prioritize dito, nothing else. Thank you po, ma'am. Thank you po. Marami pong salamat at mag-ingat po tayong lahat. So ngayon po, ma'am lady, na kumbaga ay nagkaroon na kayo ng kaliwanagan dito sa office po ng DSWD dito sa Tyson kasi nga nag-explain na rin sa inyo si ma'am Leia. So ma'am, ganito na lang po. If ever po na kumbaga lumabas sa assessment na capable enough itong si Laika na magpalaki ng bata, kukunin na siya doon sa institution. And then, kayo na bahala mag-usap kung paano magiging process ng custody sa inyo, hiraman, gano'n ang sistema. So, ano pong nararamdaman niyo? Mag-usap na lang po kami ng mama po ni Laika kung paano pong gagawin namin. Sir Rapi, maraming salamat po. Panatag na po ang loob ko at nasa child caring agency na po ang pamangkin ko. Sana po magtuloy-tuloy na po ang assessment. Salamat po, Idol. Salamat sa'yo, Idol. Happy tool po. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos ama, nakamasig sa'yo. Mga
kapatid, meron na po tayong 19.3 million subscribers sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button. Select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng latest videos and notifications from Rafi 2 Financial YouTube channel.